Hi everyone! Welcome back to my channel. So, for today's video po, isa na naman pong bagong-bagong website ang ituturo ko sa inyo kung saan po ay makakaipon tayo ng mga TRX. So, tapusin nyo lang yung video na to at ituturo ko sa inyo ang step-by-step. At kung bago ka lang sa channel ko at naghahanap ka ng pagkakakitaan habang nasa bahay ka lang, huwag mong kalilimutang i-like, subscribe at i-share ang mga videos ko. I-hit mo na rin ang notification bell para mas updated ka sa latest post ko. Para po makapagsimula tayo, kailangan nyo lang po mag-create ng account dito. So, dito kailangan nyo lang maglagay ng mobile number nyo. Then, login password, security password. Iparehas nyo na lang po din sa inyong login para hindi kayo malito pag nag-withdraw kayo. Then, i-copy nyo lang po itong mga letters at numbers na naandito. Tapos, ilagay nyo po dito sa attach. Then, i-click nyo lang po itong sign up. So, pag nakapag-sign up na po, ito na yung inyong makikita. The latest global leading one-stop blockchain computing power ecosystem TRC20.win. So, meron po tayong dalawang wallet nga sa mga ganitong pong platform. Yung basic money and then the promotional wallet po. So, dito po sa mga ganito, kailangan po natin makapag-deposit at least 5 TRX po para ma-activate yung ating account or 15 pesos po ito. Tapos, pwede na po tayo makapag-withdraw daily. Ilalagay ko po sa description yung link na to para po sa mga interesado, pwede nyo po siya ma-review para po malaman nyo rin once na makapagpasali kayo kung ilan yon or kung ilan yung magiging commission nyo. Dito, nakalagay rin yung kanilang Telegram group. Ayan po yung customer service para po makapag matiyag po kayo. So, sabi ko sa mga ganito pong platform, kailangan po makapag-research din po kayo. No? So, i-close po muna natin ito. Yan yung total balance po natin ay may binibigay na kagad po sila na 8,000 TRX free. Pero hindi po natin agad-agad ito mawi-withdraw. Kasi, yan masyado malaking pera. Parang palamuti or dyan lang kasi minumultiply yung ating mawi-withdraw daily. So, sa mga gusto po makapag-deposit pero hindi ko nga po hinihikayat na mag-deposit kayo sa mga ganitong platform. Kung magde-deposit ay yung sapat lang po, yung tama lang po sa budget. So, i-click nyo lang po itong deposit. Tapos, transfer to basic account. And then, i-click nyo lang pong ito para makopy natin siya. Tapos, pupunta tayo sa cryptocurrency wallet po natin. So, ako po ay gumagamit ng Binance. So, i-click nyo lang itong wallet, tapos withdraw. Ayan, antayin lang natin. Tapos, i-click nyo lang itong TRX. Okay, tapos dito, ilong press po natin para ma-paste. Ayan, tapos i-check nyo lang yan, dapat naka-TRC20 siya. So, yung minimum nga po nila ay 5 TRX, pero dito mag-withdraw po ako ng 50 TRX. Tapos dito, makikita nyo po yung receive amount ay 49 TRX na lang dahil meron silang 1 TRX transaction fee. Then, i-click yung withdrawal. Ayan po, confirm order, you will get 49 TRX. Then, i-click lang natin itong confirm. Ayan, ang risk warning. Tapos, i-click nyo lang po itong I fully understand the potential. Ayan, then i-click lang uli natin yung confirm. Then, i-click nyo po itong send code para maipadala natin yung code na hinihingi nila. Pag nasubmit nyo na po yung code, ito na po yung inyong makikita, request submitted. Ayan, the withdrawal of TRX is in process. So, antayin lang po natin ito maging completed. So, ayan na po, the withdrawal of TRX is completed. I-check lang po natin. I-click nyo lang yan. Ayan, amount TRX completed. So, balik tayo sa ating website, sa kanilang website po. Dito, kailangan lang natin i-click yung recharge completed po. Para ma-add na yung ating dineposit sa ating total balance.
So, kailangan i-click lang natin itong recharge completed. So, ayan na po. Yung total balance natin ay 8,049 TRX na po tayo dahil nga dun sa ating dineposit. Ngayon naman po ituturo ko sa inyo yung pangalawang paraan kung paano po tayo kikita. So, kailangan na po natin pumunta dito sa share. Dito, kailangan nyo lang i-click tong copy link para makopy po siya. Tapos, pwedeng-pwede nyo na siya i-share sa mga friends nyo. And, i-share nyo po siya sa mga FB page po. Dahil marami po naghahanap sa mga ganitong platform. Tapos nga po, once na makapag-invite ka, nakapag-recharge po sila, magkakaroon ka po ng commission. So, i-check natin dito yung kanilang commission. Ayan po. Once nga nakapag-invite ka, tapos nag-recharge po sila, yung level 1 mo, magkakaroon ka ng 13%. Tapos yung in-invite mo, nakapag-invite, meron kang 5%. Tapos may na-invite pa yung na-invite niya, meron ka pa rin pong 2% commission. So, marami pong, malaki po yung magiging commission mo sa pag-i-invite. Check naman natin tong trading. Pag po may nakita kayo dito na trading profit natin, kailangan nyo lang po yan i-receive. I-click nyo lang po yan para yung marireceive natin dito ay madadagdag dun sa ating total balance. So, makikita nyo po dito, naging 8,609 na yung ating TRX dahil dun sa trading profit na yon. Ngayon naman po, dahil nakapag-deposit na nga tayo, pwede na tayo mag-withdraw. I-click nyo lang itong withdrawal. Tapos dito muna tayo sa promotional account, i-click nyo lang yan, then promotion. Sa promotion account balance po, dito lalabas yung inyong magiging commission sa mga mai-invite nyo. So, wala po itong limit. Kung mas marami po yung inyong mai-invite, makakapag-recharge po sila, ganun din po yung inyong pwedeng ma-withdraw. So, halimbawa meron ditong 100 commission nyo na, ilalagay nyo lang dito sa quota yung 100, tapos yung TRX address, ilalagay nyo lang po dito. So, paano natin kukunin yung TRX address? Babalik po tayo sa ating Binance account. Sa Binance account, i-click nyo lang po itong deposit. Tapos TRX. Tapos itong TRC20. Tapos i-click nyo lang po ito para makopy siya. So, ayan, wallet address copy. Tapos, balik po tayo dun sa website. Then, ito, ilalagay nyo po yung, or ipepaste nyo po yung TRX address. Tapos, dito, ilalagay nyo lang yung inyong security password. Then, ikiklik nyo lang po yung confirm. So, ganun lang po siya kasimple. Sa basic account naman po, iklik naman natin tong promotion account. Tapos, ito pong basic account. So, ayan. Ito na yung ating basic account na meron akong withdrawal limit lang po siya. Kumbaga limitado nga yung pag-withdraw natin dito sa basic account kumpara dun sa promotional account. Ayan, meron akong 1.47 lang po yung withdrawal limit ko. So dito ilalagay ko lang yung 1.47. Yung withdrawal limit, tapos ipe-paste ko pa nga po dito yung TRX address, then yung ilalagay ko yung security password, tapos confirm lang. So, ganun lang po siya kasimple makapag-withdraw po dito. So, i-check lang muna natin itong mine. Tapos, dito sa team, i-check nyo lang po yan. Or i-click nyo lang, dito nyo po makikita kapag may gumamit na po ng inyong account. Ayan yung level 1, level 2, level 3. Tapos, dun nga sa promotional account, dito po sa home, ayan. Dito po makikita nyo naman kung may mawi-withdraw na kayo or nakapag-recharge po yung mga na-invite nyo. Dito nyo po yan makikita. So dito balik tayo sa mine, profit list, tingnan natin. Ayan, sa profit list makikita nyo yung parang history nila. Ayan nga po, user recharge. Tapos, yung interest reward or yung trading profit natin. Tapos, nakapag-withdraw na po ako ng negative 1.47 TRX. Or nakapag-withdraw ko ng 1.47 TRX. Ngayon naman po, i-check natin sa aking Binance account kung dumating na po yung ating withdraw. So, Binance account.
Ayan po, the deposit of TRX is completed 1 minute ago. I-check natin 'yan. Ayan, 1.47 TRX completed. So, isang minuto lang po. Dumating na kaagad yung ating winner doon. Napakabilis lang po makapag-withdraw dito. Ibig sabihin nga po, magandang patunay na sa mga ganitong platform, pwedeng-pwede pa po natin silang pagkakitaan. Pwede pa natin silang gawing extra income. Kaya habang nagbabayad pa sila, mabilis makapag-pay out, gamitin natin yung mga oras na yon para makapag-invite tayo. Tapos na pag nakapag-invite nga sila, mas malaki yung magiging commission natin dito dahil nga unlimited po yung ating pwedeng ma-withdraw sa promotional wallet natin. So, pwedeng-pwede natin siyang gawing extra income. Sa mga magde-deposit po, magde-deposit po ng tama lang sa budget, huwag po kayong mag-i-invest ng malaki dito dahil hindi nga po natin alam kung hanggang kailan tatagal po yung mga ganitong platform. Paalala lamang po na ginawa ko ang video na to para maging aware po kayo kung paano ba kumikita o paano ba ang kalakaran sa mga ganitong platform. So dito na po natatapos ang ating tutorial. Sana may naintindihan po kayo at nagustuhan nyo ang ating video ngayon. At huwag nyo pong kalimutan i-like, subscribe, bell all po ang aking channel. Maraming salamat!